Ganito ang sabihin mo kay David. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siya, anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Namamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautosan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob na lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautosan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may tisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at dumi
sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kasing dami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya dahil sa kanyang pananalig, siya ay pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balita ng Panginoon ayon kay San Matay. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natatagpuan ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matulid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya pinansin niyang iwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita ng sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagat siya nag-iing sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya na isang lalaki at ipangalan mo Jesus sapagat siya magliligtas sa kanilang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin Panginoong Jesus Kristo. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Ating Diyos na kusin mo. Nalangin ninyo na huwag kukulay ang ulan. So, bahagi po yung mga magidad ng inyong magpagkot na kayo at mamaya sisipunin na kayo. So, bahagi po napangalagaan din natin ng ating perusaka. Bahagi din po ng ating pagkakilay ngayon ay sabi na po natin ay kapista sa Jose. At isa po ito sa mga namahalagang bahagi, kaya nga ating pagdiliw na yung musim ngayon. Solemnidad, solemnity, dakilang kapistahan na pinamamanig natin sa ating patron na si San Jose. At bahagi ng pagdiliwang po na ito ay, well, marami tayong masasabi kay San Jose. Pero sa San Jose, wala man lang sinabi. Ay wala kayong nakita sa banal na kasulatan na ito ay sabi ni San Jose. Kaya tawag sa kanya ay the unquotable saint. Wala kang makot sa kanya. Kasi bakit wala siyang sinabi? Pero nakita natin yung kanyang pagkilos, yung kanyang pangalaga sa banal na pamilya. Ito ay tahimik na nagtatrabaho para po sa paghahari ng Diyos. Makita po natin. At isa rin pong paghinilay na huwag natin kalimutan sa usapin
na hindi po lang ating ginagalaw. Sabi nga ako natin last year. Last year ay year of the family, year of the Eucharist, and year of blessing. Sa pag-inilay po nung nakaraang taon, sa taon ng pamilya, nakita na ang problema ng lipunang ginagalawan natin ay kung tutusin ay mabibigyan ng solusyon na nagsisimula sa loob ng pamilya. At malaking bahagi rito ay ginagampanan din ng mga tatay na asawang lalaki na sinisimulo isang usap. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita. Kasi well, alam po natin yung problema po ng lipo ng ginagalawan natin ngayon sa pinagbabawal na gamot. Ano? Itong mga drug addicts. Ang diocese po ay nagnanais na, well, nag-uusap pa lamang. Pero nais na magtayo ng isang rehabilitation center sa Kalawal. Rehabilitation center, hindi lang po sa drug addicts, kundi sa lahat ng addicts. May addicts sa pagkain. May addicts sa sigarilyo. May addicts sa inom. May addicts sa sex. So may addicts din sa computer. Maraming addicts sa computer. Ano? Kahit ng madaling araw, ano? Talagang nandun sa computer. Wala na at ang tulog. Ano? So, maraming addicts. So, isa ko sa mga pinag-usapan ng diocese dito sa Kalawan ay, sabi nga po ay, isa ko sa mga bahagi na kinakailangan na bigyan ng pansin ay yung pag-asaayos sa loob ng pamilya. Lalo-lalo na po doon sa mga paalaga ng inyong mga anak at inyong mga apo na malaking ginagampanan ang mga ama ng tahanan. Sabagat bahagi yun ang pagkilos. At anong kalimitan o? No? Kalimitan daw ang dahilan kung bakit ako itong mga addicts ay nalulunlog sa mga bagay na ginagawa ng kalit. Ay gawa ng isang nakikita rin ng pag-aaralay na rin ay kulang sa tamang pagtitiwala sa sarili. Kalimitan po nabibiktima ng mga drug-addicts na rin. Low self-esteem. Mababang pagtingin sa sarili. Kapag mababa po ang pagtingin mo sa sarili mo, anong mangyayari? Ahawak ka sa iba. Ahawak ka sa tao. Ahawak ka sa bagay. At yun ang maging pamatay. At nakita ko ba, yung iba nga po, Ellen. Yun. Yung nagbabawal na gamot. Yung alak, sigarilyo. Yun ang kanilang pinangahawakan. Kasi bakit? Sa pag-aakala, ito yung makapagbibigay ng sagot sa kanila. At bahagi rin po rito na itong problema natin sa addiction in general, kasama na rito ang drug addiction, ay medyo malawak. Malawak. Hindi lang po pag-aalis ng chemical. Kung tawagin po dito sa psychological na term, deep-seated. Hindi lang po para maalis mo yung paggamit mo na yung pinagbabawal. Deep-seated. Dalit. Na nagsimula mula pa ang bata ng tao hanggang sa kanyang paglaki. Na kung tawagin natin rin, unresolved issues. Mga issues na hindi nabigyan ng pansin. Isa pang term na ginagamit, unprocessed. O, mga bagay na hindi na ipagdasal na bahagi. Yung tinatawag din ng iba ng hang-ups. So, kaya yung kung sumiranin ng drug addiction ay malawak po kung tutusin po sa lahat ng uri ng addiction. Hindi lamang po chemical.
Meron po itong elemento ng psychology, spiritual, at physical na intervention na kinakailangan ng bigyan po siya. At bahagi rin po rito na alin, malaki rin pong ginagampanan ang gawain ng mga tatay. Kaya malaki rin yung hamon ay binibigay yung sa atin ngayon. Bakit? Ang sabi nga ako sa pag-aaral ay alin, marami na yung mga pagkataon na alin, yung tinatawag po natin absentee fathers. Wala yung mga tatay. So, maraming kadahilan. Kaya di po, hindi lang po siguro sa severity ng drug addiction o may anumang uri ng addiction, ay panalangin natin na kasi kung talagang ayos yung buhay pamilya, ay dito po lamang ay magkakaroon ng mas malalim na pag-inilay at resolve. Alam nyo, sabi ko nga po, ang ating parokya ay isa ho sa mga binibigyan natin ng pasin. Tinatawagan nga ho sa namin yung ating family and life ministry. Kasi dapat natin nabigyan ng diin dirito sa maraming bagay. No? Sapagkat, well, meron mo tayong tao dito pero ay pala, ngayon po ay wala rito. No? Commission ay nandyan, commission na rito. Pero mag-iisa lang. Pero kinakailangan din natin na ang halimbawa, kinakailangan po natin ng mga counselor, family counselors. Baka gusto mo magkaroon ng family counselors. Nanay man o tatay, kinakailangan natin ng family counselors. So, sa darating po na Sabado at Linggo, meron po kusing seminar. So, makipag-unayan lamang po kayo sa akin o sa sekretaryo. Kung naisin niyo maging family counselors at yung diocese ay magbibigay po ng seminar 2 araw po ito para po sa pagiging family counselors, marriage and family counselors, basic lang po pero kailangan din po natin napangalaga kasi ito po yung sumasalamin sa mas mahabang panahon po ay kung matutukan na natin sa loob ng pamilya, hindi nalalaki. Kaya panalangin natin, mga tatay, na narito ngayon, pagdasal ninyo na kung sakali man nakakita ninyo na humihina ang inyong pagkilos at ang inyong tungkulin, at para ng palataya, ipagdasal, humihin tayo ng panalangin sa harapan ng buong may kapal. So, yung mismong mga tatay na magdasal, hinihin natin ang tulong ni San Jose, no? Na kung sakali mang sa tingin niya ay parang nangihina o babagsak na, pumili tayo ng tulong kay San Jose. Sa mga nanay, kung nakikita ninyo yung inyong mga asawa na medyo babagsak na, no? Sa kanilang gawain, sa kanilang tungkulin, na pababayaan yung kanilang tungkulin bilang asawa at bilang mga tatay, ipanalangin ninyo kay San Jose na patatagin yung inyong mga asawa para sila ay higit na mabigyan ng lakas na magampanan nila yung kanilang tungkulin. Sa mga anak, kung nakikita ninyo yung inyong mga tatay na nanlulumo, nangihina, kaya ay nakita ninyo na nandun na sa pagkakataon na maaaring nagkakaroon ng pagbagsak, ay ipanalangin ninyo. Ipanalangin ninyo. Dilog ninyo sa dulong ni San Jose. Huwag niyong awayin. Kasi bahagi yung commission na kung saan makita pa natin. Sabi ko, kasi malaking bahagi kong ginagampanan ng mga ama sa pagkilos po sa maraming usapin
sa buhay natin. Kaya ninaisin ng Diyos, no? Na alin? Dahil alam natin na si Jesus, ang kanyang tatay, ay si ang Diyos Ama. Pero kinakailangan na mayroong mga alaga sa kanya rito. Kaya iniligay niya si San Jose bilang kanyang amain. Na makita natin na napakalaki ng gawain ng mga tatay sa pagkilos ng paglago ng bawat pamilya at para mailayo sa anumang uri ng kapahamakan ang mga membro ng pamilya. Sabi ko nga po noong Lunes, yung misa ng umaga noong Lunes, sabi ko po ay si Pope Francis, isa po sa mga pagkataon na ipinakita po ni Pope Francis si Ellen, ay in-insert niya yung si San Jose sa lahat ng prepasyo. Yung prepasyo po, yung kasama po yung konsagrasyon. Binabanggit ko natin ang Mahal na Birheng Maria. Before po Francis, sa ating pong apat na prepasyo, yung general preface natin, preface number 1, number 2, number 3, number 4. At saka sa preface po ng mga bata, no? May preface din po yung mga bata. May preface din po para sa kasal. No? Ay, yan ay isa lamang ang naka-insert. Si San Jose. No? Ang Mahal na Birheng Maria, ang mga apostol, no? Mga santo, kasama. So si San Jose, bagamat kasama na rin sa mga santo. Pero, out of the 8 prefaces, tanging isa lamang naka-insert si San Jose. Ang ginawa po ni Pope Francis ulit, sa lahat ng prefasyo, ay i-insert si San Jose, no? Bilang esposo ni Maria. Kasi bakit? Nakita niya yung kahalagahan na ginagampanan ng mga asawang lalaki at ng mga ama ng tahanan. Yan po, no? For 2,000 years, for almost 2,000 years, sila lang po yung Santo Papa, well, siguro po, gawa rin siguro ng sitwasyon na kinabibilangan natin ngayon, no? Na binago niya ang lahat ng prepasyo na insert si San Jose. Pagkaman, of course, siguro sabi natin ay kasama naman si San Jose sa pag sinabi ng mga banal. Pero, nais siyang bigyan ng pansin. Kasi nandun palagi ang Mahal na Birheng Maria. In all the preface, andyan palagi ang Mahal na Birheng Maria. Pero yung San Jose, wala palagi doon. Isa nga lang, sabi ko. So kaya, idalangin natin sa harapan ng Pong may kapag ang mga tatay. Ang ating mga tatay. Ng lahat ng tatay. Para po sa pagdiriwang na ito, maging bahagi yun na kung saan ay pagsanggalang tayo. No? So, tamo, tinilig tayo panalangin ni San Jose. No? Hindi pinaulang. No? Habang tayo nagdiriwang sa pagkataon na ito, sa pagkaparangan natin sa Diyos, no? Sa kanyang karamanan. So, panalangin po natin. No? Panalangin natin. Mga ama, na nawa ay paging patuloy na sa kanilang pangalaga. Hindi lamang po yung ama ng tahanan, pero yung ama ng lipunan ng inagalawan natin yung lahat ng mga may tungkulin na may pangalaga sa lupon ng kanyang kinatatayuan. Pero dati sigit sa lahat sa hap, yung pinaka-imagine niya ni Ellen, yung ama ng bawat mga. Na so idalangin natin sa harapan ng na maging bahagi po ng pag sabi nga nung bago po ako dumating galing po ako sa Kopi sa Alang Bayan, ano? Eh, sabi ko nga nakinig ako ng radyo balita na merong isang nanguli na magnanakaw, serial na magnanakaw
sabi, ito na lang palaging gumagawa. Sabi nga nila ay ito'y kasi minoridad. So hindi pwedeng ikulong. Hindi pwedeng ikulong. Sabi ng iba eh, ba't hindi ikulong ang tatay? Kasi nasa pangalaga ng magulang. So ibig sabihin ay kapag nasa ang inyong anak ay nasa inyong pangalaga, yung magulang niyan ang may responsibilidad na bigyan ng pagpapahalaga, lalong-lalo na sa paggabay ng tatay. Kaya ay yan po ay bahagi na kung saan ay kinakailangan natin igulog sa harapan ng Panginoon. At malaki po, malaki yung panalangin na may bibigay po natin na tulong para po mabigyan ng solusyon ang problema ng lipunang ginagalawan natin. Simulan natin sa lahat ng mga at hilingin natin ang tulong ni San Jose. Bagamat wala siyang binanggit na pananalita, pero ipinakita niya ang mukha ng pangangalaga, ang mukha ng ating Amang nasa langit, lalong-lalo na sa banal na pamilya. Nawa, yung ating pamilya ay patuloy na gabayan ng ating mga ama. Salita natin ang sumasampalata. Sumasampalata yung ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalata yung ako sa Diyos na isa sa lahat. Panginoon namin lahat at natatawag siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak siya sa Damariang Bebe. Pinagpakasabi ito si Pilato. Pinako sa krus na matay ang ibig. Nanaw sa kinaroroan ng mga imaw. Ngayon na itong araw na buhay ang makuli. Pamakya sa langit, nalulok sa sana ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon na kumula pa rin dito ang buong sa mga buhay at mga matay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo. Sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamaan ng pagalan, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagpabuhay ng Supo.
Dalangin kayo mga kapatid sa pagkakahari ng ating talita. Ng Diyos sa mga pagkakahari. Ang gaminawa ng Panginoon ito pagkakahari sa iyo mga kapatid. Sa kapulihan ng kahalan sa ating kapakinawaan at sa buong sinayang. Ama naming lumika, ang maasang paglilingkod ni San Jose na iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rinawang maganap sa aming pagkahain. Ay loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pasalamatan natin ang Panginoon. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, kabistahan ni San Jose. Hindi mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal sa San Jose ng maasahan sa pananagutan. Upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila ay si San Jose nagkahanap mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuri sa iyo, kadakilaan. Sawa mong kinikon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa pagbubog ng araw na hiyantog ang malinis na alay para sambayin ang iyong anak. Ama, iisinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing ipangkanalusya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Hinati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kami. Ito ang aking kapawa. Hiniahan ito para sa iyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamat. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alaga sa sinabi. Ang
misteryo ng pananampalataya. Ginagunita namin ang pagkamatay ng anak na sa amin ang ligtas gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanalapitan. Kaya bilang pagpapasalamat ng amin nila alay sa loob ang buhay at banal na pagkahayitan. Kung ngayon mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipag-ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos na Espiritu Santo at maging isang katawan ng isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na mahabang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, ni San Jose, mga martir, isang martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasa ang lagi na ikibusa para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pag-ipagkasundo sa iyo ay magpunganawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong kaibig, para tabig mo sa pananampalataya ang pag-ibig ay yung simbang nagdalakbay sa lupa kasama ng lingkod na si Francisco, ang aming Benaventura, ang tanang mga obispo at ang buong kapalian, at ang iyong piniling sa bayanan, tingin mo ang mga kaibigan ng inyong kan, na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Habang mawain, kukupin mo at pag-isayin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat tanig at sulit ng daigdig. Bawal mo at patuloyin sa iyong makaharian ang mga kapatid namin, Yumao, at ang mga lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makarating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniling walang mali. Sapagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Itulog natin na tayo'y tulungan ni San Jose na lalong-lalo na ang lahat ng mga ama ng ating tahanan.
aming gamilya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan ng araw na ligtas sa kasalanan at kilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus.
Thank you.